Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating Treasure Marker Analysis. At sa pagkataon na ito, ipapakita natin ang totoong 7KD sign na aking natagpuan noon 3 years ago sa kabundukan at ito ay recovered ng ibang treasure hunters. Pero nakita natin kung saan nila nakuha ang item. Kaya sa episode na ito ay ating ituro. Pero hindi lahat ng 7KD ay magkapariho ang distansya. Yan ang nakita ko rin sa aking mga karanasan. Pero ang isang ito ay pwedeng mapamarisan. Kaya akin muna, papakita sa inyo ang iba pang sign na nakita ko sa bundok bago natagpuan ko ang 7KD signs. So ito yung bato. Malaking bato siya. At sa palibot nito ay maraming marka. Kakaiba talaga ang mga hapon. Pag nagmarka, mayroon sa ibabaw, mayroon sa gilid. Kasi ang creek na ito ay hindi lang yung 7KD ang laman. Para kasi siyang stone map na itong natagpuan ko, meron pa ito sa unahan. Ito, nakita nyo, nandun yung C na may dot. Nandyan rin yung letter K, yung O na may dot. Merong diamonds. Marami pang marka dito. Hindi ko lang nalinis. Ayan, merong pang sa dulo. Merong maliit na arrow dyan. Ayun o. And ito na yung 7KD. Hindi siya gaanong malaki na pagkamarka, pero klarong-klaro. Ayan o. Sa research ko, ang 7 sa KD ay hindi distansya. Ang 7 ay ang 7 gods. 7 gods of fortune. Kasi ginto yan. Kasi kung distansya yan, ay mali siya dito. Kasi ang distansya ng item dyan ay nasa 5 meters lang. Yan, yung bato na yun, doon sa baba mismo niya. Ang hukay. At ayon sa may-ari ng lupa dito, ay sumibat ang nakahukay nito at hindi siya binigyan ng kahit kunting balato. Ayon yung malaking bato. Kaya ang 7KD ay treasure under the big rock. At ang bato na yun ay malaki. Ang item daw ay nakalagay sa concrete box gaya ng pinakita natin. Kaya ito, ang ibang marka dyan ay misleading. Parang nilagay lang dyan para magulo. Maguluhan ang mag-analyze. Pero ang pinakasikreto ay naroon sa 7KD na litra. Okay, dyan natin malaman na yung letter D ay hindi siya deposit na meaning, kundi siya ay nagtuturo ng direksyon. Ayan, so kitang-kita nyo mga katiyats, talagang lumang-luma na siya. Sa ibabaw niya mayroong sign of a treasure box, yung square, at nakaturo pa rin doon ang guhit sa malaking bato. Okay, so meron akong hinanda na nag-drawing ako rito para may pagkita sa inyo ang diagram nito. Okay, so hang-on mga katiyats. Alright guys. Okay, at ganito ang pagkuha or pag-recover sa nakabaon na item na tungkol sa Yamashita Treasure using the famous sign or symbol, the 7KD. Actually, ang 7KD ay ganito yan guys. Ang 7KD ay, yung K ay hindi naman yan K, yan ay isang vertical line at mayroong ganyan na arrowhead. Hindi yan nakadikit sa line.
akin ay medyo may distansya dito. Kaya lang kung tingnan siya ay parang 7 kV. Actually, sa nakita namin na legit sign doon ay medyo nakadistansya yung K tong dito. Hindi yan umabot sa linya, meaning yan ay arrow at isang line na nagsasabi na in certain distance ay nandoon ang item. Kaya lang baliktad, sabi ko sa inyo, ang mga ulo ng arrow ay baliktad yan tulad dito. Instead na nakaturo siya doon, ang nangyari ay nakaturo siya dito. Kaya napakagulo talaga at very enigmatic ang Japanese treasure symbols. Kaya kailangan niya ng mga magaling na decoder para ma-decode. Ngunit hindi tayo maka-decode kung hindi yan natagpuan ng ating mga nauunang treasure hunter na gaya nito. Ito ay nakuha pa daw noong taong 15 years, I make that 7 years pa lang ang nakalipas pala nang makuha ito. Ayon sa landowner na tawagin natin sa pangalan na Mang Pabling. Ngayon, umpisahan natin guys kung paano nakuha ang item. Well, maraming nakasulat. Ito muna ang una tingnan guys, itong mga iba pang karakter dyan. Kasi iyan ay mga nagtuturo ng item. Tulad itong square na butas doon. Yan ay malalim na pagkabutas ang square. Of course, meaning yan ay mayroong box of treasure. At totoo naman, ang natagpuan doon ay cemented box na parang pantheon, ang tawag ng matanda ay pantheon daw. Inutusan pa nga daw siya na bumili ng sako para lalagyan ng mga kung ano man ang makuha sa pantheon na yun. At nang pagbalik niya ay wala na yung mga nag-treasure hunt doon na hindi niya kamag-anak, mga taga-ibang lugar, mga dayo lamang. Okay, at ang maganda nito guys, pag 7 kV, hindi yan malalim. Nasa 2.5 or 3 meters lang ang lalim. Sa aktwal, sa totoong pangyayari yan. This is a true story of recovering 7 kV treasures. Okay? So itong mga nakaano dito guys, na mga symbol, tingnan lang niyo kung saan ang maraming lines na nagtuturo ng iisang direksyon. Tulad dito, ang line na itong mahaba ay nagtuturo siya doon. Itong maliit na arrow na arrowhead ay nagtuturo din doon. At itong dalawa dito ay pampagulo lang. Itong dalawa ay pampagulo lang ang direksyon. Ngunit itong dalawa rin dito ay nagtuturo din na papunta doon. At ito minsan ang dalawang guhit ay 10 meters. Kasi sa aking decoding, ang dalawang guhit na short lines ay equivalent to 5 meters. So kung dalawa yan, that is 10 meters. Pero medyo sumubra ako sa totoo na recovered 7 kV ay hindi umabot sa 10 meters ang distance. Yan ay sinukat ko na sa 7 mahigit lang, nasa 7.5 ang distance nitong bato papunta dito. Okay, at saan bang side na hukay guys? Dito ba or sa likod? Yan ang ipapakita ko sa inyo sa isang drawing ko. Ito yan. So ito yung ano ng 7 kV. Yung postura or position ng dalawang bato. Ang isang bato na ito ay mas malaki siya kaysa bato rito. Kaya totoong ang meaning na makikita nyo sa internet or sa books of treasure codes, totoong 7 kV ay nasa malaking bato, under the big rock. Totoo yan. Ako'y mag-testimony dyan. So big rock talaga yan sa actual. Ngunit hindi natin alam kung saan banda sa rock. Dito ba? Sa pangyayaring ito, sa totoong
pangyayari. Ang 7KD treasure is under the rock pero banda rito. At nasa 1 meter lang ang distance ng hukay dyan ay 1 meter lang sa harap ng rock. Kasi ito kasi ang tinitingnan nila ang alignment nito. Papunta siya dyan, eksakto, at hindi naman siya papunta dito. Itong surface kasi ng rock dito ay kung lagyan mo yan ng nylon, ang surface dito ay nakadiretso siya dyan. Kaya bigyan nyo ng pansin ang surface ng rock kung saan mismo nakaturo ang mga lines. Okay? So itong dalawang lines naman dito ay nakaturo dito pero actually ayan ay distance na papunta doon 7 to 10 meters. Kung hindi ko ito natagpuan sa actual, siguro bigyan ko yan ng distance na 10 meters. So mali ako. Siya ay nasa 7 plus lang, 7.5 meters. Pero at least malapit lang. Kung ako ang nag-decode niyan ay dito yan. Pero still under this big rock. Kaya lang medyo sumobra ako. Sa totoo ay dito lang ang item. Okay, tingnan natin muli ang 7KD. Actually guys, itong sa aking treasure book, ang 7, ito ay nagrepresent ng 7 gods of fortune ng Japanese. The 7 gods of fortune, and then itong K ay hindi naman talaga yan K, nagaganyan lang yan. Ito ay arrow na reverse, at ito yung parang boundary niya na sinasabi na dito lang tapos na ang paghukay. At itong D, hindi yan meaning deposit. Ang D talaga guys, kasi mayroong D na nagaganyan. Ang D ay nagtuturo yan. Yan ay isang klaseng arrow ng Japanese symbols. Kung nagaganyan yan, doon ang turo niya. At kung nakabaliktad yan na D, therefore doon ang turo. Nakatagpo na kasi ako ng D na baliktad na ay nakaharap sa baba. At talagang sa baba ang item. Kaya sa 7KD, ang D ang nagturo ng direksyon din yan. At kung kunin mo ang D sa alphabet, yan ay pang-apat, A, B, C, D, at hindi 4 meters, kaya sablay. Yung iba sinasabi D, ang D ay number 4, so 4 meters sablay dito. Hindi yan, walang distance ang D, kundi yan ay arrow. At ang distance dyan sa 7KD ay itong mismong 7, the 7 gods of fortune sa Japanese religion. Okay, so ang binabasihan lang natin ay yung totoo na na-recover. Okay, at isang cemented box daw yun na parang pantheon. Medyo malaki siya parang sa bata na pantheon ang size at hindi pang adult. Okay, so 7KD ay hindi papunta dito kundi papunta kung saan nakaturo ang letter D. So sa kasong ito ay nakaturo siya sa malaking bato. Kaya tama nga, ang 7KD is treasure under the big rock. Totoong totoo, kaya na-prove natin yan na totoo. Kaya lang hindi tinuro sa libro kung anong distansya. Kaya maraming sumablay sa panganap sa 7KD. At ito pa guys, ang 7KD ay malapit talaga sa creek. Totoo na naman ang sinasabi ng mga libro. Kasi dito sa lugar na to, mayroong maliit lamang na creek na nagsanga na letter Y. Na malapit mismo sa bato. At ang distansya niyan ay nasa 4 meters lang ang creek galing sa dalawang bato na yan. Kaya malapit talaga sa creek ang 7KD. Ngayon, ano ba naman ang kaibahan ng 7KD at 7KO? Ayan. Ang 7KO guys ay treasure on the spot kung saan
nakaukit yung 7KO ay doon mismo sa kanya na bato. At hindi ka na niya ipapasa pa doon sa malayo, 7KO. Kasi zero yan. Minsan mayroong pang dot yan. 7KO with dot. Meaning treasure on the spot on that big rock or under the big rock. 7KO. At hindi niya binigyan ng distansya na 7. Kaya napakagulo, ano? Magulong magulo. At napaka-enigmatic ng Japanese treasure symbol. Sana ay meron akong malaking naibahagi sa inyo ngayon. Proving the real meaning of the 7KD treasure marker. Ako'y magpaalam na, don't stop chasing for your dreams. Ciao for now. Hi.